for now, dahil 1-8 pa lang tayo, tatlo lang muna. Okay, so diferensya 200 ha. Basta, alam nyo na, relax lang kayo. Alam nyo na ang mga dapat nyo gawin, i-share nyo na to. Ayan, shoutout kay Mark Gerson Yundaz. Ayan, shoutout sa'yo kasi sharer ka. Shoutout kay Eljan Viola, shoutout sa'yo, sharer ba dyan. June Lan Jimenez Bocauto. Ayan, shoutout sa'yo, sabi niya brother Ivy De Guzman. Basta't may mga sharer badge, mga besties, matik shoutout sa akin yan pagka ganyan. Pero pagka may ginagawa o di ka nagbabakbakan, hindi natin masya-shoutout. Fuji, ayan, shoutout sa'yo, Fuji. Perilio Francis, shoutout sa'yo. Alexander, ayan, shoutout din sa'yo. Pati Isaac Sevilla. Game, eto na! Tumula na natin mga bestie wap. Finesse Emperors versus New Era. Let's get it on, mga bestie wap. Eto na, papasok-pasok lang din. Pero nakita, mga kaibigan, si Kuroko gustong tumipi pero I think patay ka na dito from coming from tricks, I mean the physics, mga besties, from this Hylos. Ito na, naupo, laban na yata Roro 777 dito, flicker out, ginamit na lang din together with Zach as well. Naupo si Valir, but yun nga lang, for a trade deity will go down, mga besties. Nalibang siya dito at nanggiging sila sa Valir, not knowing the fact na nakaka-free hit sa kanila yung Kimi ng New Era. So magandang laban to. Ito, mahirap i-judge kung sino mananalo dito sa dalawang to, mga bestie wap. Kahit ako, hindi ko pa sure eh. Pero maganda ang simula ng New Era eh. Sila pa ang uminvade, diba? Tapos nila na nakakuha ng first two kills dito. So maganda-ganda nga, mga bestie wap. Pero eto naman, si Kuroko dito. Nakupo, dali ata si Andre, ladies and gents. Naku, mamamatay din, mga ibigan, for that. That's the very first kill ng Finesse Empress. Buti na lang si Ayong God pa ang nakakuha ng kill for the additional damage or additional farm ang kanya dito. Pero eto. Tama. Welcome back, mga kaibigan. Eto lang ha. Sorry tol, medyo nagkaroon tayo ng delay pero tutulungan kita dito. Bottom lane, Ares. Mukhang na magkakaroon pa ng laban. Oy, teka lang. 8666. Herb, teka lang. Herb, ano? Ikaw sa last series ha. Oh, walang problema. Sinolo ko pre yung una, di ba? Oh, pre! Ako bahala sa last... Ay, pangalawang series na to? Oh, pangalawa na to, pre. Ang aga naman yan, pero hindi pa rin nagtatapos ang laban, mga kaibigan. Sa middle lane, mukhang magkakaroon pa ng bakbakan, Ayong God. Laban sa tatlo, pero Glorious Pathway na. Ibigay agad, pero out din ba? Teka lang. Mamaya muna, kikwentuhan pa tayo. Alam mo ba kung ilang shares na dito? Ano? Ilan na ba? Ako. Ilan na ba, pre? 1.9K shares that we have right now. Marami-rami kang bibigyan mamaya, ha? Nako. Sige, tingnan natin. Hindi nga, seryoso. Marami. 1.9K shares nga. Last 100 na lang. Apat na pamimigay natin dito mamaya. Ni Direct Popey, di ba? Shoutout pala kay Kim. Ito si Kim Albaw. Birthday niya kahapon. Oy! Happy birthday. Meron pang tira? Mamaya ulit na. Nagulat ka kay Herb. Sorry tol. Nagulat daw sila sa akin eh. Pero uy, mamamatay pa yun. My God, you're getting into my nerves. Apat laban sa dalawa. Patay na dito si Dot8666. Subanib pa kay Kuroko, pero negative nga. Makakatakas, hindi. Ay, makakatakas. Medyo maunachi. Oo, may nasa kayo na Angela. Maunachi. Ipo maunachi, mga besties. Ito, first third of our game, mga kaibigan. Kuunin na ng New Era. Pero, basa kaya, Ayong God dito. Blazing do it kagad. Ganyan magandang ginagawa ng, ano, ng Claude dapat talaga. Oo, no? Ginagamit na talaga yan. Oo, ginagamit na pang farm muna yan. Kasi wala din siyang damage, dahil dun sa emblem niya. Naka-jungle. Maganda yung emblem. Kasi jungle emblem, tapos plus 50 gold dun every single time na mare-retrain mo yung ano, yung jungle na yun. Pero bottom lane, mukhang negative si Ares sa tatlo. Nagkamali pa si Dating666 doon. Unstoppable first nabigay ni Ares, pero natakpan. Quarantine, kaya patay ang nasa bottom lane. Johead, mukhang dadaba sa pagkakataon na to. Ito, maganda tong comment dito ni ano ni... Ano, sabi? Grant Ray Sumage. Ayan, share shot, milestone follower. Sabi niya nga dito, Idol Zeus, anong masasabi mo sa issue kagabi? Happy ballers tayo dyan. Tahimik tayo dyan. Relax lang kayo. Once nagsalita ang legend, alam nyo na yan. Pero sa ngayon, kasi si ano, si Zeus, one man, ano yan eh? One barman. Relax lang tayo. One bar lang ang binibitawan natin, mga bestie. Pero bibigyan ko kayo ng ano. Ayan, content lang naman daw pala eh, di ba? Yun naman pala, baliwala yun. Pero sasabihin ko sa inyo, we are built by passion, not by salary. Okay? Ay, totoo yan. Ayun na, doon na nagtatapos ang lahat.
Doon na nagtatapos. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun, bestie. Okay na yun, bestie. Hindi, wala kami pa isa numbers, mga bestie wap. Number figures lang yan eh. Pero eto na. Naupo, mga kaibigan. Ito na, apat laban sa isa. Naupo si Andre. Talagang ML na ML dito, mga kaibigan. Ayun. You know my name, not my story, kumbaga. You know my name, not my story. Pero eto na nga, mga kaibigan, papasok pa yung isa. Ay, yung God, nakapagbitaw ng Blazing Duet. Pero mukhang masasaktan ang isa sa mga tropa nila, Angela. Pumasok sa clone, pero hindi kinaya ang damage per second na binibigay ng isang Kimi. So medyo masakit ka naman talaga yun. Pero Kuroko, nandito sa bandang Gedli, mukhang natakpan pa nga. Ito nga ba ang kanyang kamatayan? Pero hindi. Open ang turtle, mas okay na kumuwala ng objectives. Kasi New Era, isa sa mga team na medyo malalakas din naman talaga. Pero Zach, speaking of malakas, hindi ka daw malakas, sabi ni Angela. Angela pa ang pumatay, pero meron pa dito sa bottom lane. Ares, natakpan si Jix. Dito, walang damage. Grabe, pero to, natakas na muna. Ito, second turtle of our game, nakuha na naman ng Finesse Emperor. So, alaki na nga kalamangan nila dito sa gold. 6-minute game time pa lang tayo dito, 4K na. Oops, ayun, grabe. Sinusolo kill na ni Ares kahit may tore. Nabakapan nga lang, yun lang. Yun, nabigyan, nabigyan mga kaibigan for that one. So 5-7 ang ating score, 6 minutes and 15 seconds in our game time. Middle lane, binagsakan agad ng Glorious Pathway. Para nga naman mabudol sila agad and makabasag ng tore dito si Mats. Pero patay ang isa sa tropa dito ng New Era. Maging maganda nga ba yun? Siyempre naging maganda kasi second tower yung nabasag nila. Diba? More on objectives dito ang New Era eh. And New Era rin pala ang tumalo sa Archangel, which is ano 'di ba kanina? Ay nung kanina nung last week. Exactly, tama diyan. Last week na nga to be exact. Ayan, naglaban nga pala 'yon. So nabigyan din ng tropang Archangel natin. No, 2-1 'yun to be exact, 2-1. 2-1 'yun, oh, 2-1 'yun kasi 2-1. Tatlong best ano 'yun, tatlong game 3 'yun eh. Tatlong araw na 'yun. Tama, tatlong ano 'yun, tatlong game 3. 2-1 in favor of Archangel, best. Ay, New Era. So maganda-ganda nga ano to. Ang New Era, kabang-abang din talaga to sa Mobile Legends natin. So far ang standing niyan 1-2 nga lang. Isang manalo, dalawang talo. Pero ang kinagugulat ko, nakagulat dito syempre, nakapasok sila ng qualifiers. Ng community saka, pack, ano, diba? Iba yung ano, bagong team tapos makikilala mo sila yung aangat. Diba? Isipin mo sila yung ano, sila yung hindi invited, sila yung nagpursige, tapos sila yung umaangat, sila yung nakikilala. So ibig sabihin, deserving talaga ng New Era itong nangyayari sa kanila ngayon. Pero tignan mo naman yung ano, yung pressure ng New Era na ibinigay Roro, mukhang aalis na lang doon at wala nang buhay dito. So paano nga ba per bottom lane? Ang bagsakan nila doon, maganda rin ha. Maganda rin ang bagsakan sa bottom lane. Pwede rin to. Dalawang tore. Malaki-laking pera yun. Laki-laking kitaan yan. Pero yun nga lang. Naku po, wala nang buhay dito. Si Hylos, pero hindi nila in-engage. Medyo kaiba nga lang din, mga bestie. Pero okay lang. Wala pa rin naman kasi halos farm talaga dito yung Claude. Yan ang sinasabi natin. Tulad ng sabi ni Herb kanina, wala pang damage yung Claude sa early stage ng game talaga. Totoo yan. Kasi hintay mo na lang na talagang item. Item check nga tayo. Kahit siguro golden stuff, ayan, pagka nabubuo niya. Siguro tatlong item mo pa mararamdaman si Claude. Kasi si Claude, tingko mo naman yung damage ng Kimi sa kanya. Talaga naman kakabahan ka. Pag wala pang mid item yan, ha? Pag na si Claude dito, itong jungle item niya, maging Raptor Machete lang, okay na. Tapos golden may golden stuff, no? Stuff siya. Pwede na yun. Goods na goods na yun. Pero pagka ganito pa lang na Demon Hunter Sword pa lang, medyo wala pa masyadong ano yan. Tapos magbi-blazing duet ka, pag hati-hatian pa ng kalaban yung damage, yun ang pinakamasaklap na gawain. Kailangan pag magbi-blazing duet ka, dalawa lang ang sasalo niyan. Dalawa o tatlo o mas. Dalawa. Para at least damang-daman nila yung sakit na nararamdaman mo. Ibibigay mo talaga. Pero speaking of sakit, masakit na yung Kimi. And every single time na mag-ultimate siya, may isang hero siyang napapawi. Pero eto na nga mga kaibigan, tatlo. Laban sa tatlo, sa bottom lane, mukhang may masasarhan. Hindi naman, nag-charge siya naman. Kita mo yung damage yung Kimi? Wala nang buhay si Admiral Doyo. Mapipilitan niya mag-Black Shoes or kaya umuwi. So, ang hirap para dito sa tropa ng FNS sa Emperor, yung ginagawang pressure ni Matt sa kanila. Pero bottom lane or middle lane, mababasag na dito. Ang ganda ng Glorious Pathway. Ang Valir naman, tinutulak lang para hindi makalapit kay Kimi. So, nagiging magandang questuhan niya. Sasabayan pa ng bottom lane. Ayun na yung mahirap dito. Dire-diretso na yung objectives ng New Era. Yun nga lang, mga kaibigan. Pero ito pa, ayun. Pasok lang din. Nakupo si Roro777 dito. Willis Angela patay. Pero damay lang din dito si Ares, mga kaibigan. That's gonna be 1-4-1-3. Pero, tier 3 tower naman ang na-open dito for New Era, di ba? Kumu-crossover pa yung ano eh. Kumu-crossover pa yung Lilye. Pero, medyo nahihirapan din siyang crossoveran yung damage nung Kimi. Kasi every single time natatamaan siya, talagang
kinakamot niya eh. Kayang habulin. Kamot nga naman kasi yung damage. Ito na naman yung glorious pathway. Pwede silang pwede silang mag-tower lock o pwede nilang patayin yung top lane. Pero speaking of top lane, ayung god. Nasasaktan. O yun na nga yung damage ng Kimi, 'di ba? Medyo masakit eh. Hindi masakit, sir. Maglo-lord ata ang magtotropa, mga be. Ayun, no? Hati-hati. Kitang-kita sa camera. Kitang-kita. It's a prank! It's a prank! Hati-yabu. Ang sakit, diba? Hati-yabu. Ay, check nga tayo sa Amy na to. Napakasakit naman. No, may ano pala. May BOD naman pala. Kaya pala. Tama ka dyan, tama ka dyan. Pero eto na nga, sinaniba na naman si Ayong God. Pero ang kulat na noon, nung halos kahit pa paano eh. Pero eto na nga, mukhang nagkakaroon na naman ang laban na ejector pa nga yung isa. Pero ina, habol pa, natakpan nung double kill si Kimi. Hindi ko nakikita. Kimi! 4-3! Sa full na naman mga best. Speaking of the ulti ni Kimi dito, talagang walang palya. Pag di tumama, tsamba. Pag di masakit, naku po. Ayun, natulog. Oh, yung isa ka pa. Ang kulit mo. Makulit ka, Lodi. Makulit ka, Lodi. Power lock na. Oh, power lock, matik na yan. Grabe. Game number one para sa new era. Solid, mga kaibigan. Maganda nga yung pagpasok ko, bakbakan agad. Oo, sobra solid. Tsaka, at least yung pagdating mo tapos.